daan-daan ang nagsidalo sa isinagawang malawakang pangangaral sa buong teritoryo ng Southern Luzon Mission. Ito ay kaugnay ng paggawa at paglilingkod ng Seventh-day Adventist Church sa pamamagitan ng mga care groups sa Bicol Region. Ang nasabing mga pangangaral ay idinaos sa iba't ibang magkakahiwalay na lugar at pinangunahan ng mga leader mula sa North Philippine Union Conference. Ang tagumpay ng gawain ito, tunghayan sa balitang may pag-asa ni Jovel Hitosis. 15 distrito ng Southern Luzon Mission ang nakilahok sa Care Group Harvest ngayong taon na pinangunahan ng mga leader mula sa North Philippine Union Conference. Daan-daan ang dumalo sa isang linggong pangangaral na ito at nagsilbing ilaw ang dalang pag-asa sa mga tao sa komunidad. Ang mensahe ng Panginoon patungkol sa pamilya, kalusugan, pagiging tapat na katiwala at pagpapatawad ay ang siyang humubog sa mga taong ito sa malapit na relasyon sa Panginoon. Malaking bahagi sa programang ito ang mga care group ng mga lokal na iglesia, kasama ang mga pastor ng mga distrito na sama-samang naghanda para sa mahalagang pag-aani na ito. Ang sekreto ng gawain at ministeryong ipinakita ng mga disipulo noong panahon ang siyang pamantayan ng mga iglesia ngayon. Mga disipulong nananalangin, nag-aaral ng salita, nagtitipon-tipon, nagmamahalan, masaya at tapat na naglilingkod ang siyang nagdala sa 356 at patuloy na dadagdagan pa ng mga taong tumanggap sa Panginoon sa pamamagitan ng banal na bautismo. I am happy to share to you the wonderful impact of the Care Group Harvest in our missions. Yes, one of the wonderful effects is that every care group members of 15 districts were involved in the ministry. Their prayers, their time, their involvement and their resources are all factors of the successful and fruitful harvest. And praise be to God that after these 2 months preparations and a 1 week public meetings of our NPUC administrators and the different sites they had, we brought 356 souls in the field of Jesus in one Sabbath. And this will add into the fellowship of the saints. This is wonderful, memorable, and remarkable event we have this year 2023. We would like to say thank you for the efforts of our dedicated and obedient pastors, care group leaders, and members for your participations. You did your job, and the Lord will bless you more for your time and services you offered. And to all newly baptized, we welcome you to a happy family, and we accept you into the fellowship of the Church of Christ. And we are praying all of you to be more faithful, fruitful, until you reach the highest goal of Christian maturity. God bless us all. Mula sa Southern Luzon Mission at may layuning makapaghatid ng mga balitang may dalang pag-asa, Jovel Hitosis nag-uulat para sa Hope Today NPUC News.